Labas, buhay, buhay. Buhay. Yung ayun, oh, nagkatain na rin. Yung mga tain eh. So ayan, magandang gabi po sa lahat ng ating mga viewers dyan. Welcome back mga ka-JB, and for today's video ay bago na naman pong blessing na dumating po sa akin. May umanak na naman po akong baboy. Ngayon po ang explain ko po dito is yung kung paano tayo magpaanak ng baboy. Makikita nyo po dyan sa videos na yan. And then after nun, pagpuputol ng pusod ng mga biik and pagtatagal na rin po ng mga pangil or ngipin ng mga biik. So yan, ipapakita ko po sa inyo. Bago po natin simulan ito ay, bago ka pa lang sa channel ko, pa-subscribe and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na i-upload ko. Bago po natin start, shoutout ko lang po si ano, si Idol, si Iko TV. Yan, pa-subscribe po ng channel niya. Shoutout po sa iyo, Idol. Salamat po sa support niyo sa akin as a small vlogger. Yan, so Maraming salamat po. Ayan, start na po tayo ng panibagong tips na naman at kaalaman para sa manonood po natin dyan. Lalong-lalo na po sa mga baguhan dyan. Panoorin nyo pong video na ito para may idea po kayo yung simpleng pagpapaanak ng mga baboy. I-share ko lang po kung ilan po naging anak po nung aking inahing baboy. Bali po inabot ng 10 pieces. Medyo ano lang, malungkot kasi ang nangyari is bali walo lang kasi namatay yung 2 piraso sa loob pa lang po nandyan, namatay na kasi siguro ito ay ano, nakakain na ng dumi or pupo dun sa loob nandyan. Pasintabi po sa mga kumakain yan. So kung mapapansin po ninyo, ito pong blinag ko ngayon na pagpapaanak, ito po yung inundaspat kong vlog nung nagbigay po ako ng signs na or palatandaan na malapit nang umanak ang baboy ko. So yan, inundaspat ko siyang i-vlog. In fairness na effective po yung ating ano, mga sinyales na makikita natin sa baboy. So kinabukasan is umanak na po itong ano na to. So ngayon po ay papakita ko sa inyo yung aking nakaranasan po dito sa pag-aalaga po ng baboy. Pagpapaanak. So far, na-late po kasi ako dito sa pagpapaanak na naman. Nangyari po is, 3 na naman yung lumabas. Bali, 4 po kasi namatay yung isa. Dumating po ako dito. 3 na po yung inilabas nung inahin. So, buti na lang inabot po yung iba. Yan, makikita po natin sa video. Ang dapat po nating gawin dito, halimbawa umanak yung ating inahin. So, pag lumabas po yung biik, unang-una po natin gawin is yung paglilinis po ng ilong at bibig ng mga biik para pag nakahinga siya, hindi na po pumasok yung ibang nakakain niya or nasisinghot niya sa ilong. So, ganun lang po, lilinisan niyo po muna yung ano niya, yung ilong niya. Then yung bibig, yan, para ano po, mas safe po na makahinga agad yung biik doon sa ano, sa paglabas niya. So, yun lang po yung ano, wag lang po kayo masyadong matitense. Easy lang as kumbaga ay pag lumabas, dikunin mo yung biik. Punasan mo po agad yung ilong at bibig. So, yun lang po. Minsan, pag lumabas po, natitira pa po yung puso dun sa loob. So, yung iba, tinatagalan lang lilinis sa ilong at sa bibig, iniiwanan mo na dyan. So, pwede naman po, putulin mo na yung puso dun sa, nakakabit dun sa loob dun sa nitong inahin. But, hawakan nyo lang po para hindi lumabas yung dugo. So yun po. The next po is kapag na putol nyo na po yung puso doon sa nakakabit sa tiyan nung ano nung inahin, punasan nyo na po yung katawan. Ilagay nyo po sa maliit na lagayan para tsaka mailaw para initan po yung kanilang katawan kasi baka biglang lamigin na lagay lang po natin diyan, baka biglang lamigin. So ilagay po natin, separate po natin muna sa inahin. Yan, lagay po muna natin doon. Then, after mga halimbawa, mga 2 minutes, mga ganon, pwede nyo na pong putulan yung pusod ng mga biik. So, ganon lang po yun kasimple. So, next po is yung halimbawa,
Kapag naubos na po yung anak nung inahin, maya-maya, mararamdaman nyo naman yun kapag, halimbawa, umanak ngayon, kumbaga, nagtagal lang siyang oras. Possible, ang sunod na po nun is yung inunan nung inahin, kumbaga, wala na yun. Then, maya-maya, pag malalakas na yung pagnaramdaman na natin yung mga biik, na gutom na, dali na po natin doon sa inahin para makadede yung ating mga biik. Napakasimple lang po ang pag-aalaga ng baboy. Ang kalaban lang po natin talaga dito sa una is yung puyat natin sa pagbabantay. Kagaya po nitong lagayan ko ng baboy is bantayin po talaga yung... Kaya sabi ko po sa inyo, kung meron naman po kayong budget, palagyan nyo na po ng Bartolina yung inahin para mas safe po yung mga biik doon sa kasama nung kanilang nanay. Katain na. Hindi lang delikado sa ano. Amoy siya, baby. Gita, sumirit. Lakas oh, boy. Nakatain na naman. Diba? Labas, buhay, buhay. Buhay. Ayun, nagkatain na rin. Ang mga tae na eh. Bali. Buhay. Ay, kahit na. Kahit na eh.
kakain na. Kakakain ito ng laway. Lagi ang kalabas na gano'n. Okay na. Huwag na yan. Buntik ka ng channel, marami pa yan. Buntik ka na. Ang dami na sa iyong ay. May dalawa pa yan kayo, Brian? Ano yan? Huwag naman mag-brown out. Aba. Wala man ang patawad eh.
patibay ng sikmura. Kape-kape. Kopi ko, brown coffee. A.K.A. kopi ko. Baka naman. Baka naman kopi ko. Pampalaman lang. Sendan mo kang pampalaman ng tinapay. Si Bayaw. Wak. Kape. So, yun lang po. Maraming salamat po. Sana po ay marami din yung natutunan sa napakasimpleng video tips ko na na-share sa inyo. Sana may i-apply nyo rin po ito sa inyong mga alaga. So, yun po. Maraming salamat po. Abang na lang po kayo next vlog. Pagsasama-samahin naman po natin yung ating mga B8. Yan. Kung ilan. So, ayan. A-update ko na lang po kayo sa paglaki po nitong B8 na to at ilang days. Yo, ganun na lang po. Abang na lang po kayo, guys. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta nyo sa vlog ko. Yan. Maraming salamat po. Stay safe and God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.